Habang naglalakbay kami papuntang Maynila, napadaan kami sa stasyon ng PNR sa May Espanya. Sinubukan naming maghanap ng pwedeng ma-interview, ngunit walang nagbigay ng paintulot sa amin. Kaya sinubukan ulit naming maghanap at napadpad kami sa May Quiapo Church. Habang kami ay naglalaad, biglang may pumukaw ng aming atensyon. Isang lalaking may kapansanan na masayang nagtitinda. Pumaroon kami sa kanya at sinimulan siyang panayamin. Hey, good afternoon po. Pwede po malaman yung name niyo po? Jason Capuso. Jason Capuso. Letter C, Capuso. Ilang taon po na? 32 na. 32 na po. Ayun. Ano po yung, ba't po kayo nagtatrabaho? Siyempre, para doon sa ano, pamilya ko. Para sa asawa ko at saka sa anak. Ano po yung benta nyo? Anto, parang peanut brittle siya galing doon sa probinsya na asawa ko sa Basilan. Ilan na po yung anak nyo? Ano, magtatatlo na, dalawa yung nasa labas, yung isa, nasa tiyan pa lang. Nasa tiyan pa lang. Buntis kasi si Mahal ngayon. Ano po yung natapos niyo sa... Vocational lang, ano. Yung isang vocational ko, consumer electronics, tapos nag-take ako nung ano, nung TESDA sa STI ng ano, IT. Dati akong nagtatrabaho sa, ano, sa... Dati akong nagtatrabaho sa government, sa Santa Rosa. Nag-resign lang ako nung last August. Bakit? Kasi yung dati kong boss, nag-third na, eh bago yung boss namin. Eh hindi ko siya kasundo eh. May ano, pinag-iinitan ako. Kahit ganito na ako. Pero mas okay ng pwede saan dito? Mas okay dito kasi kumpara doon. Kasi doon, ano eh, inaantay ko ng every 15, ano eh. Eh kasi naupa akong bahay, tsaka may pinapadedi pa kaming baby. 10 months kasi yung anak ko. Eh, dito kasi maraming mababait na bibili naman yung tinda ko. Kuya, pwede pong matanong na, kailan po kayo since nag-game? Ano ako, 2 years old pa lang ako. Ano po nangyari? Napolyo daw ako sa... Ay, polyo daw. Hindi, pero hindi na po ba naging sagabal sa buhay niyo yan para, yun po, magtrabaho or ma-achieve po yung mga gusto niyo? Noong bata pa ako siguro, ano, naging sagabal sa akin kasi pag nagkaka-crush ako, yun lang. Kasi ano eh, ano pa tawag dito? Na ano agad sa akin, hindi agad ako nagugustuhan yun. Pero nung naging high school na ako, mga grade 4, may mga naging barkada ako, tinuruan nila ako na ano, maging makapal ang mukha pag nagkakagusto sa babae. Yun lang. Yung kumbaga ano, sabi nila, pag kung gusto ko daw makapag-asawa, ano, huwag akong mahihiyain. Basta magpakatotoo lang. Ayun. Tapos sa trabaho naman, ano kasi nagtingin ako sa internet kung ano yung mga ano ko, mga karapatan ko sa tungkol sa trabaho. Eh. Alam ko meron kaming ani. Nakalimutan ko yung ano tungkol sa batas ng mga PWD. May right. May right kami. Tapos ayun, ginamit ko siya para nag-apply ako sa City Hall namin. Kinausap ko yung mayor namin, tapos binigyan naman akong trabaho. Tsaka ano, hindi naman ako, may pinag-aralan naman ako kahit konti. Sa mga nadaanan mong pagsubok, ano, kuya, ano masasabi mo sa iba pang PWD na para maging motivation nila para pagpatuloy nila ang trabaho? Ano, dapat mag-aral. Dapat talaga mag-aral. Kasi kinakailangan talaga pag mag-aaral pa trabaho, may aral ka eh. Para hindi ka pumaloko. Para hindi ka maloko, tsaka para kaya mo rin i-explain yung sarili mo kung ano yung magiging trabaho mo. Hindi naman pwedeng kunin ka nilang trabaho tapos wala ka naman magagawa. Ngayon lang. Para kumbaga mas madali ibibigay sa iyo, more on office, kaka ano, yung mag sa mga computer, ganyan. May bala ko po kayo mabalik sa mga government o hindi lang? Sa ngayon, hindi ko pa alam. Pero ano, kinukuha naman ako nung ano ko, nung mga kaibigan ko sa government, kinukuha naman. Ako lang kayo kasi sabi ko,
mag-stay muna ako dito kasi okay naman siya. Malaki naman po yung okay naman, ano, 800 gan 700. Okay na yun. Kasi, pero 3 times a day lang ako nagtitinda. Wednesday, Friday, tsaka Sunday. Sa ano, pag Wednesday, sa Baclaran ako. Ano nga lang, mas madali trabaho doon kasi aircon doon eh. Kayo dito may magawa ko? Yung asawa ko. Kuya, may tanong ako. Ano o sino yung ano nagbibigay sa iyo ng motivasyon para ipagpatuloy yung pamumuhay? Nung wala pa akong asawa, yung motivation ko ano, kumbaga, yung vision ko pa lang magkaroon ako ng pamilya. Tapos ngayon, ang ano ko na eh yung baby ko syempre tsaka yung asawa ko. Kasi gusto ko mas mataas yung marating nila kaysa sa akin. Ano, mataas ang pangarap sa kanila. Kaya sana wag nila akong bibiguin. Kuya, ano po pala yung ano, gusto nyong marating ng anak nyo? Yung parang, yung point na gusto ko, pangarap ng anak nyo. Gusto ko, ano, maging ano sila, doktor, o kaya lawyer, o kaya engineer. Tapos, kung papasok silang politika, okay lang. Kasi dati, ginusto ko rin yun, kung pumasok sa politika. Kinukuha nga akong konsel sa amin kaso wala naman akong pera, kaya sabi ko sa anak ko na lang. Masaya naman po kayo sa ginagawa niyo? Oo, masaya naman ako kasi yun eh, para naman sa pamilya kayo. Pero kung para lang sa sarili mo, hindi ka masaya nun. Kasi kung magkano lang hawak kong pera, okay ka na doon. Eh, pag may pamilya ka, kailangan mas higit pa dun sa ano kasi pagkain nyo, pambayad sa bahay, tsaka sa pang-ipon na. Ayun lang. Sa mga, yung iba kasi dito may kapansanan, ano, dito lang sila nakatari eh. Siguro, and di ko lang sila, di ko lang alam kung ba't ganun sila. Siguro, minalas lang sila sa mga magulang nila. Wala eh, lang pag-asa. Oo, kasi magulang ko, ano eh, hindi naman ako minilito, ano eh. Kumbaga, tinutulungan kami. Asa na pinili magulang? Ando sa Miamin, sa Santa Rosa. Taga Santa Rosa kasi ako. Ano po yung parang pinaka-greatest na pinagdaanan nyo? Pinaka-greatest? Ano? Parang pinaka-mahirap po para sa inyo. Pero nalagpasan nyo. Nung ano, nung... Kailan ba yan? Nung ano, nung pinag-initan ako ng boss ko, hindi ko kasi alam kung mag-resign ako o magtitinda ako kasi walang kasiguraduhan kung magtitinda eh. Eh kung andun ako, sigurado na may sahod ako. Pero ano, ma-share ko lang, ayun yung pinagdasal ko kay Pong Nazareno eh, kung ano ba pipiliin ko. Ang tanong ko pala kung ano ba ang gagawin ko, kung mag-resign ba ako o magtitiis ako sa ugali ng boss ko. Parang ano, parang may pinakita siya sa akin na ano eh, yung nagtitinda parang umiilaw. Kaya parang siguro, ibig sabihin ng Diyos, magtinda na kayo. Kasi may plano rin naman kami magtinda ng asawa ko, kaya tinuloy ko na lang yung pagtitinda. Ayun lang. Thank you. Sana makapasa kayo, ha. Thank you po. Magkano dito, kuya? Ano yun? Medyo malang. Ano, 21, 3.50. 3.50? Oo, kasi parang hawig siya sa peanut brittle yung lasa niya. Pero hindi naman siya gayang-gaya. Homemade. Oo, homemade siya. Bibili na lang kami, kuya. Buha tayo. Baka wala na kayong baon. Hindi po, kuya. Natuwa kami sa mga aral na kanyang ibinahagi sa amin tulad na lamang na mag-aaral kami ng mabuti at hindi sayangin ang oras na mayroon tayo sa walang kabuluhang bagay. At pahalagaan ang edukasyon dahil ito ang daan sa maginawang pamumuhay. Sobrang blessed namin dahil nagkaroon kami ng chance makilala at malaman ang buhay ni Kuya Jason Capuso.